feels, mga kapamilya! Let's welcome the month of March sa pagsama sa amin sa isa na namang masayang usapan at kwentuhan dito sa I Feel You. At syempre, binabati namin ang lahat ng ating mga kapamilyang nanonood dito sa Pilipinas at maging ang ating mga kababayan na nakatutok mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa atin sa Facebook, sa YouTube, sa cable channels, I1TFC, at sa iba't ibang media platforms. Panigurado po kami na maraming beses nyo nang narinig yung term na it's now or never. Patungkol ito sa mga gusto natin gawin sa ating buhay na madalas, tinitimbang natin kung handa na ba tayong harapin or ipagpaliban na muna dahil pwede mong tibayan ang iyong loob sa pagharap mo dito. Pwede rin namang sabihin mong, saka na lang kasi marami pa namang time. Pero alam nyo, sa totoo lang, maraming pangyayari sa ating buhay na we only have one shot. So dapat lamang na tanggapin mo palagi at handa kang tapangan ang iyong sarili para makuha mo ang mga chances na ito at ibigay mo na ang lahat ngayon dahil baka lumipas na ang magandang pagkakataon. Ito po ang pag-uusapan natin ngayong araw dito sa I Feel You. At katulad na lang ng chance mong manalo ng mga special na papremyo, siguraduhin huwag mong mamimiss ang chance na ito. Panuorin nyo lamang po ang ating buong episode at abangan ang mga hahanaping muted words sa ating fill in the blank. At dito sa I Feel You, binibigyan pugay at pinagdiriwang natin ang galing at puso at talento ng mga overseas Filipinos. At ngayon, ile-level up pa natin ang paghahatid ng mga OFW stories na tunay na pop sabog at pop nal. I Feel You. 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 Panalong overseas Pinoys. Dito lang sa I Feel You. Para sa ating unang handog sa segment na Panalong Overseas Pinoys, let's celebrate the Women's Month with an empowered Filipina na author ng Overseas Fabulous Pinay, A Modern Filipinas Handbook on How to Thrive Abroad. Ito po yan. I have the physical copy at dito niya binahagi kung paano dapat iangat ang imahe ng mga overseas Filipino at malaking tulong rin ito sa maraming kababayan natin para mas maging madali ang kanilang buhay at pakikipagsapalaran sa ibang bansa. So parang ito ang yung how to book, di ba? To help you in life, di ba? Kasama po natin si Ms. Donna Aveliana Kunzler. Donna? Hi! And hi to all the viewers of I Feel You. Thank you so much hi. For joining us. Very inspiring naman ang kwento mo, Miss Donna. Right now, you are in? I'm based in Zurich sa Switzerland. Ganda dyan. Kamusta ang situation dyan? Okay naman, but you know, there's also lockdown measures. Walang open na restaurant. Unnecessary, facility. So we're also at home, mostly at home. Yes. And you are married? Yes, I'm married to a Swiss. Oh, ilang years na kayong married? Magpa 5 years na this year. Wow. And you have kids? Yes, we have a daughter, baby daughter, that's about to turn 18 months old in a few days. Wow. No. So, taga saan po kayo sa Pilipinas? I was born and raised in Bacoor, Cavite. Oh, taga Cavite. Pero paano kayo napunta dyan sa Zurich, sa ibang bansa? You know, I left Philippines in 2001. I was only 23 years old at the time. And actually, wala akong planong mag-abroad. So, that time parang iniisip ko like, why would I go abroad? Comfortable ako where I am. Ba't ako magpapakahirap, di ba? Because before, I really had a very negative view on living abroad. Kasi, yung depiction din sa mga televisions and movies, parang always sad story siya. But then again, at the time, isa-isa sa mga office mates ko, they were moving to Singapore. So parang, you know, nakaka-curious. So one of them asked me, oh, interesado ka ba? Do you want to apply? So ko, sige, try ko. Apply ako. I was curious. So just for the fun of it, I applied and then I got accepted.
And when I got the offer, nagulat ako kasi it's 4 times my current salary. Imagine mo, 4 times. So parang hindi ka mag-iisip, di ba? Parang you'll jump at the opportunity. So sige, let's go. So that's how it started. And yeah, and then 20 years down the road, I'm still here. Yeah. I was only planning to go for 2 years and I'm still so here. So saan yung unang bansang pinagtrabahuhan mo? Singapore. Singapore. And then? Singapore. And then I went to San Jose, California. And then? London. Wow. And then Basel and Zurich in Switzerland. Wow, ang gaganda naman ng mga lugar na napuntahan. So now, what is your job now? Ngayon, I'm in finance. I'm, mahaba yung title, pero global process leader. Global process leader in purchase to pay. So it has to do with process governance and standardization. Wow. So what made you come up with this Overseas Travelers Pinay, a modern Filipinas handbook on how to thrive abroad? How did you thrive? Yes, so kasi a few years ago, I really had this strong urge to, na parang I wanted to do something about my advocacy. So I'm advocating for women empowerment, for education, and especially the welfare of overseas Filipino workers. So I was thinking, what can I do? I mean, wala naman ako masyadong pera to donate. And I also did not have a lot of time to volunteer because I was traveling a lot for my work. So I thought, like, saan ba ako magaling, you know? So, and I reflected, yeah, I mean, I guess, you know, you can give me credit for being able to thrive abroad because I've lived in many places. And, I mean, it's not always easy to move from one place to another. But yet, here I am. I'm okay. I'm doing fine. And when I was doing a bit of research on this, I was struck with some statistics. Kasi nakita ko na, I don't remember now which year, I learned that at least 1 million Filipinos go abroad every year. Imagine 1 million and half of them, and I think last year they released new statistics, 60% are women. Mm-hmm. And tayo, you know, our countrymen, we are still in the state na people go out of necessity, di ba? Not out of choice. And you can imagine, you know, all these people that go, especially yung mga kababaihan, talagang they don't know what to expect. They haven't lived away from home before. They don't know how to deal with other cultures. They get homesick. They're afraid. And so that's where I thought, you know, maybe I can do something here. Maybe I can help here. So that's really the my thinking. Yeah, and why a book is because I believe in the power of education and knowledge sharing. So that's really how it started. So parang you are giving them tips on how you did it and maybe they can apply it in their lives. Definitely, so, yes. So those are the things that you will share in this book that maybe yes. they will encounter when they work abroad or when they live abroad. So, paano nila mabibili yung book, Ms. Donna? Yes, so they can go to my website at oldfabpinay.com and it's also available in major online retailers like Amazon, Kobo, Book Depository, and much more. Nako, ilalagay ko to sa mga list ko of books to read because I have my books there at the back. Baka natatakot ako, baka pag binasa ko to, gusto ko na mag-move abroad. Ay, alam ko na, mag-move na ako abroad. Pero that's the idea. Pero this is a good handbook, lalong-lalo na dun sa mga young ones. If they are thinking of working abroad, let's learn from Ms. Donna on how she did it, why she did it, and how she's thriving and succeeding in her journey abroad. Hindi ba? There's actually two copies. Oh. May hard copy. Hardbound, yeah. Yung hardbound, tapos meron ganito. Easy to read. So, you can bring this anywhere with you. And this one, you can display it on your bookshelf. Very inspiring ang iyong story, Ms. Donna. Thank you very much for sharing your advocacy and for helping the modern Filipinas survive abroad. Sana kumuha sila ng copy na inyong libro. Thank you very much. Thank you for having me. Thank you. At mamaya naman, makakasama natin ang mga kafamiliars from Your Face Sounds Familiar na sina Lali, Repos Posa, CJ Novato, at Vibery.
may mga missed opportunities kaya silang pinagsisihan sa buhay. Abangan yan sa pagbabalik ng I Feel You. I just want to say hi to my best friend, my bestie, Christine, all the way in Alabang. I hope you're staying safe and well with your family. I pray that this pandemic will be over soon so I could be able to fly home to the Philippines again and I can feel you in person and we could do all those things that we want to do, like to eat and eat and eat and go shopping and just to talk about and reminisce about our good old days in high school. You take care. I miss you and I love you. And welcome back to I Feel You. At bago natin makakwentuhan sina Lee, CJ, at Vivory, may mga kapamilya entrepreneurs muna tayong makakasama sa ating segment na sumusuporta sa local businesses at yan ay ang ating The Biz. Please welcome on the show, naku mga kapamilya namin to, JC Ruby and Miss Rancy Buenafe. Hello! Hello! Hi team! Hello! Hello sa inyo! Grabe, dito na lang tayo nagkikita-kita. Baya Zoom na lang. Oo! Sila po ang mga katrabaho, si JC po at si Ate Rance ang mga katrabaho namin behind the camera sa mga programang pinapanood nyo sa ABS-CBN, di ba? JC, saan nga? Yung sa'yo? Ako po ay nakasama ko po si Teen sa The Buzz at ngayon kasama ko siya sa The Biz. So, yun, from The Buzz, ako rin po ay nag-Chris TV at Magandang Buhay. So, yun po aking last program. Talk show ang expertise. Talk show. Pero hindi po ako sanay masyado magpa-interview. Kailangan na nagtago ako briefing. Ikaw nagbibrief sa amin to ngayon. Oo nga. Na ang ini-interview, akalain ba natin? Salamat sa inyo, team. Yes, si Ate Ran. Saan nga tayo nagkasama, Ate Ran? Nagkasama tayo sa The Voice Kids. Yes. Pero ang The Voice Kids, I think parang dalawang season ko lang siya nagawa. Mostly sila Alex and Luis, no? Mm-hmm. Yes. So si Ate Ran naman, mga reality. Yes. Si Ate Ran, ang trabaho niya sa ABS ay? Production manager. Producer. PM. Yes, producer. So sila ang mga tao behind ng mga shows na napapanood nyo sa ABS-CBN. So partners kayo ngayon, Ate Rance, ni JC. Yes. Paano nagsimula? Nag-start siya kasi nung nag-lockdown. So since barkada, hindi na kami masyado nagkikita. And 'di ba na uso yung inuman? Yung mga, diet to. So, madalas nangyayari yon. Then, dun na bring up na bakit hindi nga tayo mag-start ng business. So, yung parang Friday inuma, naging na-convert siya into brainstorming or business meeting. So, dun na nag-start. Then, dun na na-miss nyo kasing mag-brainstorm, ano? Nakaka-miss din yung mga meeting, production meeting. Halos lang. Sobra. Diba, nakaka-miss din yun. But this time, parang dinivert nyo yung energy ninyo. Instead of, you know, wallowing with what happened in our situation, and diba, you turned it into something beautiful. Nanganak siya. Yes. Yung inuman, naging... naging why? naging business pala. Naging business na siya. Oo, so ang tawag dito ay why? 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 Why, yes. Because? Sabi nga ni... Ati Chris, because? Ati Chris na because. Kaya siya why, actually nung pandemic nga, sinabi nga ni Rancy, nag-zoom kami. Siyempre, mm-hmm. bago yung business meeting, maraming mga catch-up session yan, maraming mga kwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Tapos lagi kami nagtatanungan ng mga sarili namin bakit, lalo na nung pandemic. Siyempre, ang daming mga uncertainties. And then, nung na-bring up yung business, dahil nga mahili kami magtanong ng bakit, ba't ba ito nangyayari, ano bang gagawin natin, in-adapt na namin yung why kasi marami kaming why sa mga buhay namin. So ngayon, yung why na question, answer
na siya ngayon. Sagot na siya sa mga dry hands. So. Very writer yung pagkakagawa mo nun, ha? Napaka-witty. Collaborative effort naman yun with the group and sila Lance. Pero yun nga, very production yung mindset. Kailangan may catch. Atake namin tayo, production. Lang. May story, alam mo yes, yan. Yes, hindi basta-basta na product name lang. At ito yun. It's a disinfecting lotion. Why is it a disinfecting lotion and what does it do? Kasi 'di ba, mostly nung nagkaroon ng pandemic, madalas talaga naghugas tayo ng kamay, nagdi-disinfect tayo and madalas nagda-dry yung skin. Uy, mabango. Kaya namin siya naisip na bakit hindi tayo gumawa ng product na nakaka-disinfect na and nakaka-moisturize pa ng skin at saka ng hands. At saka, yun nga, we are proud to say that according to lab tests, why disinfecting lotion kills up to 99.9% of disease-causing germs. So, bagay na bagay siya talaga ngayong pandemic. Anong klaseng fulfillment naman ang nakukuha nyo from being entrepreneurs? You know, yung fulfillment na everyday na itatawid nyo yung mga challenges sa group as business partners na pag nalulusutan nyo yung mga ganun challenges. Napakalaking fulfillment no, na masabi mo na meron kang ginrab na opportunity sa buhay mo na parang hindi mo na talaga pinalampas na kailangan mo na, kumbaga ano na, parang it's now or never, gagawin mo na talaga siya. So yun, yung fulfillment na hindi kami natakot at sinusugal namin lahat until now. So with this, yung parang yung lesson na nakuha natin dito is, JC, with everything that you have been through and of course yung challenges na pinagdaanan natin last year, JC and Ate Rans. Mas grabbing the opportunities na darating. So kakanapan mo talaga ng chance yung bawat nangyayari sa'yo, whether maganda, whether pangit, chance to learn. Actually, mas yun, no? Wala naman makakapagsabi kung hanggang kailan tatagal kami as business owners. But, you know, we are very hopeful na makakayanan namin hanggang sa dulo. So yun yung natutunan ko na minsan may mga bagay na worth i-risk, no? Worth pag-aralan para mas mag-develop ka at mag-grow ka as a person. So, sa akin kasi sobrang yung nangyari sa akin last year, yung 2020, nag-start siya sa, syempre nag-shutdown ng ABS. Plus isa ko sa mga na-retrench na employees. So, even before naman nangyari yun, syempre months of anxiety, uncertainties ang napifeel namin kasi pareho kami ng husband ko from ABS. So, syempre takot na takot kami dahil ano ba, pareho ba tayo mawawalan ng work? Paano na, ang babata pa ng mga anak natin? So, talagang worried na worried kami. And after nga na ma-retrench ako, thankfully, yung husband ko na-retain siya. So, laban lang, kailangan mo lang talagang mag-isip ng ways, maging positive ka, huwag kang magpapatalo sa lahat ng challenges na dumadaan kasi may balik naman lahat, may reason naman lahat. Tama. So, parang ganun talaga yun, no, Terrance and JC. That's the true kapamilya spirit. We never lose hope. We don't give up. We will always find ways to give service to the Filipino people. Mm-hmm. So, hindi man nakakapagbigay si JC at si Ate Rans at the moment ng service for the network in service of the Filipino people, they're still in public service with their business of disinfecting your hands. Hindi ba? Public service pa rin tayo. It's all about, di ba? In the service of Filipino people. So mga kapamilya, if you are interested to get your hands, tama ba yung sinabi ko, get your hands, or to get their product. Mga kapamilya, if you wanna try the product, na why? It's a disinfecting lotion. Saan nila ito ma-order? Yun ang importante. Pwede nyo kaming i-message sa Facebook page namin, The White Company, at Instagram din, at The White Company. So, pwede kayong mag-inquire doon for retail, meaning if you want a single order lang, pwede kayong umorder. At para naman sa gusto rin magsimula ng negosyo, pero hindi alam kung paano, at maliit lang ang kapital, pwede rin po kaming tumanggap ng mga resellers at distributors. I-message nyo lang po kami sa aming page at gagabayan namin kayo kung paano rin magnegosyo. Mga baguhan kami sa negosyo, pero yung mga konti naming natutunan, ibibigay at i-share namin sa inyo.
Yes. May mga natutulungan din kami kasi na mga gustong mag-start ng maliliit na business. So, nagkakaroon din sila ng chance kumita through Y disinfecting lotion. Nice. Thank you very much mga kapamilya. Support salamat, mas salamat. Natin ang Y Company. It's for a good cause and it's for our beloved kapamilyas. Let's support local businesses, di ba? Thank you very much, JC Rubina. Thank you, Tin. Salamat, Tin. Salamat, I Feel You. Salamat, thank you, I Feel You. Thank you. Sa ating pagbabalik, humanda na sa mga ka-familiars. Makakakwentuhan natin sina Lee Reposposa, CJ Navato, and Vivery dito pa rin yan sa I Feel You. Isang malaking shoutout para sa aking pinakamamahal at nag-iisang ina na si Mama Loretta Lagsanay dyan sa Bislig City, Surigao del Sur. Mamalayo man ako pero hindi imposible na ipaabot ko sa inyo ang aking pagmamahal at pagbati sa inyo ng happy 60th birthday. Mama, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo ninyo sa ating pamilya at patuloy mo na paggabay sa aming magkakapatid. We may have trials in the family but your faith in Christ and love for family always shines. Mahal na mahal ko kayo ni Papa Pading. Ingat kayo dyan. See you soon. Jose Marichan, Moira De La Torre, Sara Jeronimo, o akala nyo sila talaga, no? Yan ang mahuhusay na impersonation sina CJ Navato, Lee Reposposa, at Vivery Esclito. Tatlo lang sila sa mga kaabang-abang na celebrity performers sa pagbabalik ng show na nag-transform para maging happy ang weekends natin. Your Face Sounds Familiar, Pinoy Big Belter, Lee Reposposa. Napansin sa kanyang humor at talent sa Tawag ng Tanghalan hanggang sa maging isang housemate sa PBB 8 edition. The Viral Crooner, CJ Navato. Nasubaybayan natin siya bilang isang talented kid sa Star Circle Quest noong 2004. At pagkatapos nito ay lalong nahubog ang galing sa Going Bulilit at napanood sa mga kapamilya series at movies. The Rising Sweetheart, mula sa Bohol ay napiling maging isang PBB housemate noong 2016 sa PBB Lucky 7. Ngayon, isa na sa mga most promising young stars of her generation. Ang pagsali ni Lee, CJ at Vivery sa Your Face Sounds Familiar, bagong pagkakataon para sa kanila para lalong magningning ang kanilang bituin. At sila magpapatunay na sa bawat chances na dumarating sa ating buhay, dapat matapang mo itong harapin at tanggapin ang hamon. Dahil baka ito na ang big break na matagal mo nang inaasam. So usaping now or never, saan nga ba sila humuhugot ng lakas para tanggapin ang bagong challenge ng kanilang buhay at career? Mga ka-familiars, fun kwentuhan tayo with Lee Reposposa, CJ Navato, and Vivery dito sa I Feel You. Tuloy ang masayang kwentuhan natin sa I Feel You at lalong sasaya dahil kasama na natin ang tatlo sa mga celebrity contestants ng bagong season ng Your Face Sounds Familiar. Let us welcome Lee Reposposa, CJ Navato, and Vivery. Hi! Hello po! Hello po! Hello! Thank you for joining us today. And of course, congratulations for being a part of the new season ng Your Face Sounds Familiar. Thank you po. Mga ka-familiars, ano ang feeling na maging part ng batch na ito for this season ng Your Face Sounds Familiar? Masaya naman. Ano po, Miss Tony, sobrang saya po kasi lahat po ng mga kasama ko dito sobrang kalog talaga. Pero sobrang at the same time, grabe yung kaba ko talaga kasi aside from performing, kaharap ko po yung mga judges. Sila po yung talagang I look up to them. Tapos, double challenge po kasi hindi lang talaga performing as yourself. You're impersonating then other icons. So, doon talaga nanggagaling yung challenge. Si CJ, grabe CJ from, tama ba ako, Going Bulilit? Opo, Going Bulilit. Kaya mo sa inyan. Grabe, o oh, diba? Transition mo from Going Bulilit to now, impersonating people. Kamusta yung experience, CJ? Actually, sobrang naging excited po talaga ako for Your Face Sounds Familiar. Actually, dun pa lang kila Kuya Michael, sobrang nanonood na ako. Sabi ko, oh my God, gusto kong matry ito. Gusto kong matry mag-impersonate kasi it's something that I've enjoyed doing growing up talaga. Pero ito namang isang si... Kakausapin natin si Lee na veterana na sa mga contest. Grabe naman. From Tawag na Tanghalan, Pinoy Big Brother. Ngayon, parang talagang very competitive.
Very daging nasa competition. Pero ang ganda ng transition mo, Lia, from being a singer, from being a housemate, ngayon as a model. Mukha ka model ngayon. Model. As a sexy, beautiful model. Hindi, ang laki naman na bago na na-improve tayo. Parang iba na yung confidence mo ngayon. Ang ganda ko, Mali. Oo. Ang ganda na. Glowing. Oo. Hindi, parang mas ano ka na ngayon sa sarili mo. Kasi nga po, ma'am, tinanggap ko din po, parang ayoko sa sarili ko, ma'am. Kasi ano ba ayaw mo sa sarili mo? Yung ano po, ma'am, parang kinukumpara ko po yung sarili ko sa iba na, buti pa sila, ganito, ganyan. Tapos parang pag iniisip ko yun, parang mas lalo na nada-down, tapos parang wala na akong confidence sa sarili ko. Tapos na nagka-lockdown po, ma'am, doon po ako nagsimulang manood ng mga inspirational na mga videos. Tapos napanood ko din po yung sa inyo, ma'am. Yun nga po. Tapos, like, namomotivate po ako na parang bago ka mag-glow talaga, kailangan munang i-accept lahat ng mga parang akala mo pangit sa'yo. Kasi lahat naman tayo may iba't ibang unique, ganun. Kaya doon tayo mag-focus sa maganda sa atin, hindi yung sa parang negative, ganun po. Wow, talagang nakaka-proud si Lee. Nakaka-proud ang maturity ni Lee. So, nice. Parang itong pandemic na to, talagang nag-grow pa as a person. Na-discover mo na, this is the new me. Oo, paano yung naging preparation, Vivory? Let's say you're given an artist. Gaano katagal ang preparation? Paano kayo nagpe-prepare? Noong unang cycle po, medyo mahaba-haba po yung time na nakapag-rehearse kami kasi palagi nga po siyang namumove. Right. So, ang ginawa ko naman po, I mean, lahat naman for all of us, yun nga, may mentoring sessions with Coach Jed, Coach Nyoy, and then may mga on-stage rehearsals. And then, syempre, yung part po namin is kailangan namin paulit-ulit na panoorin yung mga videos na assign sa amin ng mga icons. And medyo yung may ginawa din po ako na nag-rent ako ng studio para i-rehearse talaga yung mga icons. Wow! Galing mo naman. Meron kang sariling effort to master it and to hone it. Hindi ba? Okay. Kasi ang topic namin ngayon is parang taking a chance on the opportunity that is given to you. Parang it's now or never, hindi ba? When was that time in your life na na-feel nyo that it's now or never? Kailan yun? Sige, CJ, ikaw na muna. I think ito na po yun, yung sa quarantine. I think this project in particular, yung Your Face Sounds Familiar, parang nung na-bring up siya before na, uy, magkakaroon ng Your Face Sounds Familiar, ano, gusto mo pitch kita? Sabi ko, ay, sige po, Diyos ko, I will try my best. Tapos nung kailangan na mag-send ng audition video, I think for the first time in my life, naging sobrang enthusiastic ako na parang, hi, good morning po. My name is CJ Navarro. And here are, growing up po talaga, talagang binibida ko yung sarili ko. I think I really wanted to do it. I felt it in my heart na, oh my God, ito na talaga yun. Tapos considering din po na gumagawa rin ako ng songs ngayon, sabi ko, wow, parang ngayon lang ako gagalaw ng sobra-sobra sa life ko. And parang it's now or never nga talaga. Tama po yun. So lahat kayo nag-audition, Vivory and Lee? Opo. Yes po. Nag-send din po kami ng videos. Oh, so may audition pa rin pala to. So how does it feel going back to that phase of auditioning again? Kasi lahat kayo galing dun eh. Ano yung feeling na mag-audition? What was that experience like? Humbling ba siya? Or parang nakaka-nervous ba siya? Bumalik ba yung mga dating feelings? Wala po. For me po kasi, Miss Tony, parang ganun pa rin yung nararamdaman ko. Like, gaya nung nag-audition pa ako sa PBB. Parang feeling ko, I'm starting again. Mm-hmm. Kasi, it's a new journey eh. Your Face Sounds Familiar. It's a different kind of show compared sa PBB. So, ito, you're trying to impersonate different performers. So, mas challenge talaga for me. So, but at the same time, sobrang grateful talaga ako. Kasi I was, actually until now, I'm still battling with
self-doubt talaga. Kasi every time na may ma-offer sa akin ng mga projects, talagang nag-iisip ako, hala, deserve ko ba to? Kaya ko ba to? Ganyan. But with Your Face Sounds Familiar, talagang they also offered it to me. And then I sent my videos. So parang feeling ko na parang grabe pala yung tiwala ng ibang tao sa akin na kaya ko din. Ng self-discovery and yung confidence, it's an ongoing process, ano? Yes po. So, ongoing yan, yung finding yourself, finding your voice, finding your niche. Di ba? Yes. Parang, never nagsistop po ata. Never nagsistop for as long as you're evolving, you're staying in the industry. Dapat parang you go with the flow. Right. Si Vibory, congratulations sa movie nyo, yung Hello Stranger. Thank you po! Congratulations! Thank you po, Miss Tony. Showing pa rin po siya now. Sa mga hindi pa po nakanood, you can still watch it sa ktx.ph. 200 pesos lang siya. So, worth it talaga siya, guys. Masasabi kong worth it talaga siya. Yes, it's now or never. Naku, panoorin yung yes. movie lang yan. Hindi pa tapos ang ating kwentuhan with Lee, CJ, and Vibory dahil makakasama pa rin natin sila. But for now, don't miss the chance na manalo ng special prizes dito sa ating Fill in the Blank. Hello sa inyo lahat. First of all, I would like to greet my super nanay, si Nanay Nelly Asiman. Nakita ko talaga lahat ng sacrifices niya para palakihin ako ng maayos. And she did it on her own. Can I thank you talaga? There is no words to repay this, but I will do my best to love you and to take care of you always. Thank you, Nai, for everything. And stay safe, stay healthy, and stay cheerful as you are. I love you talaga, Nai. Mwah! Hello sa mga kapamilya ko dyan sa Santa Rosa, Laguna. Lalo-lalo na yung mga tita ko kasi sila yung nag-aruga sa amin. Gusto kong makauwi or makapagbakasyon para makita-kita tayo. Gusto kong bigyan ng tribute ang aking nanay na even though nawala na siya dito sa mundo, ramdam na ramdam ko pa rin yung pagmamahal, yung yakap. Thank you very much, Ma. I love you and I miss you. And you are still watching I Feel You. Syempre, as promised, kasama pa rin natin ang bagong batch, ang bagong members ng Your Face Sounds Familiar Season 3. Sina Lee, CJ, and Vibory. Alright, kanina ang pinag-usapan namin ay yung kanilang transformative journey. Diba? Yung individual journeys nila on reaching yung confidence, overcoming yung mga fears, insecurities. But they took this opportunity of joining the program para ma-discover nila yung inner strength pa nila, hindi ba? Opo. Opo. Di ba? Yes, Lee. May bago ka bang na-discover sa sarili mo nung sumali ka sa Your Face Sounds Familiar? Mag-limit po sa sarili ko na lagi ko pong sinasabi, ay, di ko kaya yan, ganun po. Pero nung trinay ko po, kasi pinupush din po kasi kami nila na, kaya mo yan, ganun, sinicherry po nila kami. Lalo na po yung mga kasama namin sila, Vibory, sila CJ, tapos sila Ate Jen. Yan po, kami po lahat doon. Parang nagtutulungan lang po kami. Like, hindi lang po competition yung nasa isip namin, kundi isang pamilya na din po. Ganon. Kaya akala ko po, may mga bagay po talaga na akala natin, hindi natin kaya. Pero pag trinay po natin, kaya po pala natin. Tapos minsan, mas magiging favorite pa po natin. Ganon po. Parang take that leap of faith and gather your confidence along the way. Diba? Okay. Hindi lang kayo sa batch na to? 8 po. 8 po kami. 8 teams. So, 10 po kami kasi yung isang team, Idols, tatlo po sila. So, kamusta yung camaraderie? Kasi you're all in a competition. Meron bang parang, oh, I'm up against my ano? may ganun ba? Kamusta yung samahan, yung harmony? O mas nangingibabaw yung friendship sa grupo? I think ano po, may kaba ako eh, going in. Parang, ever since Star Circle Quest talaga, nung ano pa lang, pag narinig ko yung pag-competition, laging may kaba siya. Parang may kinakabahan, may ganun. But it's always there eh, hindi siya nawawala eh. So, parang nung nakilala ko sila, parang, oh my God, ang babait nilang tao. Parang, introvert ako, yung parang inferiority complex ako, na parang, kapag maraming tao, parang hindi ko, parang,
closed ako. Alam mo yun, nakaganan ako. Parang kapag nagsalita na sila, kinausap nila ako, ay sige, pwede na pala ako makisali. Alam mo yun, dun lang ako nag-break out of my shell. So, nawala. Nag-move past ako dun sa parang na parang competition siya nung nakilala ko na silang lahat. Na parang, oh my God, I love you all. I love you all. As in, tapusin natin to. Gusto kong mabigay natin lahat yung best natin sa bawat performance. Yun na lang yung nararamdaman ko every painting. Si Vivory, meron ka bang kasama sa batch niyo na parang natatakot ako dito? Yung nagagalingan ka? Nakakatakot? Dahil kung mag-transform ang galing. You're right. Ganun wala ba? Wala naman pong nakakatakot na ganun. Siguro, lahat po kasi talaga sila magagaling, Miss Tony. Kaya, in that way, parang gusto ko rin, mas napupush ko din po yung sarili ko na galingan din, not to compete with them, but to do my best din po. The same way na ginagawa din nila yung best nila. Ikaw, CJ, kanino ka na-challenge? Pag nakita mo Si Sir Jong at saka si Ate Cla. At saka, actually, si Christian, sobrang na-impress ako sa kanya. Oo. Nung unang labas niya. Sobrang wow! Akala mo talaga wala. Si Kuya Christian, di ba? Pero diba? Pag nasa stage na siya, grabe. Iba. Nagsatransform. Yung parang, oh my gosh, asan si Christian? Gumagalaw na siya ng ibang iba. Sobrang nakakatakot. Parang kahit kayo na-amaze. Siya nakakatakot, actually. Oh, kay CJ, si Christian. Nakakatakot, but at the same time, kahit kayo na co-artist, na-amaze din kayo, no? Yes. Opo, so, nakaka-amaze talaga. Ikaw, Lee, kanino ka na humahanga sa mga kasama nyo? Halos lahat naman po, kasi ako po yung pinakabata dun. Tapos, sa bawat performance po nila, parang namamangha lang po, ganun. Mm-hmm. Opo, pero yung pinaka, feeling ko si, kaya Tikla. Opo. Ano po talaga yan eh? Grabe yung boses niya, Tikla. Diba? Mm-hmm. Tapos kay Kuya Jude. Mm-hmm. So pero, pag magkakasama kayong lahat, kamusta yung friendship? Aww. Parang naalala ko tuloy yung mga bonding moments namin. Nag-flashback sa utak ko. Sobrang babait po nilang lahat talaga. Kasi pag kunwari may kailangan ka, talagang they're there to help you out. Talagang makukulit po. Ang kulit nila, sobra, which is something na I'm very grateful for. Kasi ako, just like CJ, introvert din po talaga ako. So, talagang dyan lang ako, tahimik lang ako. Pero sila, parang sinasali nila ako sa conversations nila, which is something na hindi ko in-expect din. Kaya sobrang happy ako na sila yung mga kasama ko. Para sa inyong tatlo, ano naman ang nabibigay ng your face sounds familiar sa inyo? Experience. Mm-hmm. Sobrang iba po talaga experience. Na hindi siya nabibigay ng normal na mga shows mo lang. Kasi parang nadidiscover mo din po sa sarili mo eh. Kung ano yung mga akala mo hindi mo kayang gawin. Pero kaya mo palang gawin. Yun po yung nabibigay ng show sa akin. Kaya sobrang grateful ako and talagang gusto kong ibigay palagi yung best ko. Ako po, Miss Tony, the show has given me the chance to prove myself to myself and to the rest of the world. To the rest of the world. Kasi sobrang parang I feel like I have this, yung may voice ako na hindi ko pa nalalabas, na I feel like malalabas ko siya dito. Tinutulungan akong ilabas siya and I'm so happy. Nice. Ikaw naman, Lee. Parang naging lesson po sa akin sa your face sounds familiar. Parang huwag kang humindi. Ganun po. Like parang kung ano man yung challenge na ibigay sa iyo. Parang opo, ganun. Go with the flow lang. Tapos kung ano yung, parang meron ka pa talagang, anong tawag niyan? Akala mo hindi mo talaga kaya, pero mga gagawin mo po talaga. Yun po yun. Tapos, yun, masarap mag-perform. Ayan. Pero, medyo may pressure po, lalo na pag nandun ka na sa mga juries na nakatingin. Kasi pag sa practice, medyo madali lang. Pero pag nandun na yung harap ng mga juries, sobrang kabado po talaga, ma'am. So, ano ang maaabangan ng ating mga kapamilya sa so, Your Face Sounds Familiar? What can you promise our audience na nakatuto? The growth of all of us sa mga performances namin, how we can transform and surprise you. Yeah. Okay.
Ako mga, abangan nyo yung mga exciting na performances, great transformations, and you will really see the effort we put into every performance, each and every one of us. Ikaw, Lee. Ayun po, so abangan nyo po yung lahat ng mga kakaibang transformation namin na yung mga, anong tawag niyan, mga challenge talaga na parang kakaiba. Kakaiba po yung makikita nyo. Every show. Ayan. Yeah. Puro pasabog po yan. Yes! Exciting! Anong exciting yung mga abangan natin sa Your Face Sounds Familiar, yung mga artists na kanilang i-impersonate, and of course, yung challenges and journey na iti-take ni na CJ, Lee, and Vibri. Thank you very much! Thank you po, Ms. Tony, for having us! Thank you po. Thank you so much po. Kasi yung walang edad o katayuan sa buhay ang pagsis sa bawat opportunity na ibinibigay sa atin, di ba? Keep giving your all, mapa. Your Face Sounds Familiar man yan, or syempre, pinaka-importante sa lahat ng hamon ng buhay. Kaya naman, best of luck sa inyong tatlo. Thank you very much. Salamat po. Thank you at ating pagbabalik, sasamahan tayo muli ng paborito niyong musician sa ating Feel na Feel na musical segment na Feel Pop. Dito pa rin yan sa I Feel You. Nag-move fast ako dun sa parang na parang siya, nung nakilala ko na silang lahat. Parang, oh my God, I love you all, I love you all. And you are still watching I Feel You. Ito nang muli ang bahagi ng ating programa na magtatampok ng mga kantang sapul na sapul ang feels nyo sa amampanig ng mundo. This is Feel Pop. At dahil giving it your all ang tema ng ating kwentuhan, ngayong linggo, sasamahan tayo ng mga musikerong ibinibigay at ibibigay pa ang lahat sa papalapit na Himig 11th Edition Grand Finals Night on March 21. Nako, lapos na! Yes, we have right. The show jury, Agsunta, composer Dan Tanyedo, and AZ. Hey guys! Hi! Hello! Diba ang feel ng ating online? Siyempre, bago natin pag-usapan yung mga entries nyo for Himig this year, kamustahan muna tayo. Pero gawin nating mas maayos. So, unahin ko muna siguro kamustahin si KZ, our newlywed. Hello. Ano pa rin, ilang months na since the wedding? More than 6 months na. So, medyo madami na kaming na-discover sa isa't isa. Pero sobrang saya. Sobrang happy. Ng bagong married life. Mm-mm. Diba? So, KZ, may napansin ka ba sa, let's say, dun sa music mo na nag-iba? After na naging married ka na? Like, even the way you sing? Anong nagkaroon ng panibagong layer, additional layer, yung the way I tell the stories through the songs I write. Tapos nagkaroon ng ibang depth, nagkaroon ng panibagong perspective na pinagagalingan ng pagsulat ko. Pero may pressure ba para sa'yo? Because you won ng 2014 sa Himig Handog with Mahal Ko or Mahal Ako. May pressure ba? Siguro po yung pressure na nararamdaman ko is not because nanalo yung Mahal Ko o Mahal Ako before, but yung pressure na kasi yung Himig Handog kasi hindi naman siya competition ng mga singers eh. It's a competition between songwriters. So kumbaga yung pressure nandoon nang gagaling sa kailangan mabigyan ko talaga ng justice yung sinulat na kanta ni Daniel Balagtas. Kailangan ma-perform ko siya ng maayos para marinig ng mga judges yung talagang beauty ng kanta, kung paano talaga yung pagkakwento ng kanta. Parang ganun. Mas doon ako na po pressure, hindi doon sa dapat manalo or parang ganyan. Kasi yun yung ano ko ngayon, yun yung focus ko. Kailangan magawa ko siya ng maganda at tama. Yun bigyan ng justice, ano? Yes. Juris, it's your birthday na sa March 18. Birthday! You getting older. Yeah. What made you say yes to joining this year's Himig 11th edition? What made me say yes? Well, masaya naman lagi my experience with Himig, and you know it's OPM, it's how I guess one of the ways that I can show na suportado as binibigay kong support sa OPM and sa mga songwriters natin. Kung wala rin sila, wala akong mga kantang na ilalabas, and I won't be able to share my
my talent in singing kasi I think I'm a singer first and I try to write songs. Nakakabilib na yung mga ganun eh. So, yan. So, yan naman. It's nice to be a part of something that's honoring and celebrating original yes. music. Diba, Krista? Obo. Oo. Ang awitin na gagawin nyo ay? Kahit kunwari man lang. Obo. Ni Sir David Mercado. Oh, but this is your second time performing for Himig. Yes po, second. 2018 po yata yung first namin. Mm-hmm. It's Wakasan yung title. Oh, mm-hmm. Natutuwa naman kayo na maging part ng Himig. Kamusta yung experience para sa inyo to be part of Himig? Siyempre naman po nakakatuwa. Kasi parang kahit pandemic, naisip pa rin nila kami. But gusto niyo yung song, Mikel? Oh po, gusto namin yung song. Gusto po. Anong nagustuhan niyo dun sa song na binigay sa inyo? Actually, lahat po eh. Yung melody po, tsaka yung lyrics po, maganda po. Para po siyang nagkikwento talaga. Oh. And yun, feel naman po namin na madami pong makaka-relate sa song. So, yun po. Josh, may favorite line ka ba dun sa song? Ano po, yung sana sinabi na... Ayokong kaibigan lang. Yun kasi parang, marami kasing na-friend zone ngayon, so marami nakaka-relate. Kaya parang ano talaga eh. Direkta, masyadong straight yung line na yun. Yes, ano? Yes. Now, curious ako dun sa song, ano yung favorite line mo? Pwede bang kantahin mo sa amin? Ano? Siguro yung ano, yun din eh. Kahit saglit man lang, sana sinabi ngayon kung kaibigan lang kahit kunwari man lang. Kasi siguro yun yung favorite line namin kasi madami talagang ano eh, madaming mga may regrets na tao na sana sinabi na lang nila eh kaso ano na, wala na, too late. Parang hugot ng best friend, no? Hugot ng best friend. Too late na eh. Hugot sa atin eh, no? Sana naging honest na lang from the start. Opo. Yung kailangan sa relationship. Okay, Dan. Hello. Hello. Si Dan po ang ating first composer from Himig Handog na makakakwentuhan natin because we usually talk to the interpreter. But this time, si Dan is the composer himself ng awitin. Hi, yes, Dan. Yes. When hello. When you write a song, paano yung proseso and yung journey bago ka makapagsulat? Parang out of this world yung experience pag nagsusulat ka ng kanta eh. May inspirasyon na papasok na lang sa isip mo at marirealize mo na kailangan idalin mo siya sa mundong to, like sa reality na to. Parang galing siya sa ibang lugar tapos dadalin mo sa ano na to, sa mundong to. Tapos ikaw naman as a person, yung idea na yun, parang responsibility mo na lagyan mo ng sarili rin mong artistry yung idea na yun hanggat mapanganak siya sa dito sa ano ma-produce na siya, mapanganak na siya. So, when did the idea come to you? Yung mga awitin mo, like let's say pag may napanood kang pelikula, you get affected. Naiisip mo ba, ay may naisip akong kanta or may narinig kang music, ay parang yung music na to inspired you to come up with something new. Paano pumapasok yung inspirasyon? You have to feel something first. Dapat sensitive ka sa mga nangyayari or open ka na you have to let yourself experience kung ano na experience ng ibang tao. Tapos you have to be in the present moment para pumasok sa yung inspiration. Hindi laging nag-iisip ka ng kung ano-ano. Parang yung sa'yo is you're always vulnerable to the feeling kung ano yung nararamdaman yes. mo. Oh, yes, so very, at the moment. So very parang you're a sensitive person. Di ba? Parang pinifeel mo. Oh, yes, yes, yes. Point, diba? Ibang planeta yung song. Yes po. Ang story nito ay? Yung feeling na binibigay sa'yo ng isang tao, parang sobrang intense na hindi mo na alam kung totoo na yung nangyayari o hindi. Para kung nasa ibang planeta. Oh. anong pinaka parang line mo doon na you're proud na naisulat mo? Actually yung chorus kasi medyo witty yung paggagawa ko yung hindi ako makahinga kapag nandito ka para akong nasa ibang planeta.
Okay. KZ. Opo. Song na-interpret mo ay? Marupok. Okay. Marupok po yung title. Anong pinaka-favorite part mo? Can you give us a sample? Huwag kang kakatok kung hindi ka rin papasok. Huwag kang mangistorbo kung bigla rin maglalaho. Actually, yung buong chorus para favorite na favorite ko. Oh. Pero yun, huwag kang kakatok kung hindi ka din naman papasok. Oh, ganun, tama. Huwag kayong manggag. Kakatok kung papasok. So, yan ba yung mga paasa, ganun? Yes, kasi alam niyo naman po ngayon, di ba, minsan feeling natin, oh, feeling mo may something na kayong dalawa, pero pagdating sa dulo, pag kinonfront mo na, ano ba talaga tayo? Ha, friends lang tayo. Ganon. So, itong song na to, actually, it's about accepting her weakness na inamin niya na marupok siya. Tapos ginamit na yun bilang strength niya. Ngayon na alam niya nang marupok siya, alam niya na kung ano mga nagtitrigger sa pagiging marupok niya. So, iiwasan niya na yun ngayon. So, kung ikaw, may pinaparamdam ka sa akin na feeling ko, gusto mo ako, tatanungin na kita ngayon. Kung hindi ka seryoso, huwag mo na ituloy. Parang ganun. Huwag kang nang kumatok kung hindi ka rin naman papasok. Ganun. Ayun. Huwag kayong ganun. Diba? Mga ano kayo eh. Siyempre, gusto nating marinig yung kay Juris. Ngayon, ako'y nangagamba. Kung sakaling bumalik ka, may mahal na akong iba. Kaya nais kong malaman, ikay babalik pa ba? That part. Ayun, ito naman naka-move on na. So parang, well, actually is asking kung babalik ka pa ba? Kasi panahon bumalik ka, meron na ako. Oh. So, yeah. So I like that part. Kasi parang maari kasing pag dumating yung taong yung hinihintay mo na meron ka na, since you cared for that person, pwede kasing maiwan mo yung taong kasama mo na dahil gusto mo pa yung isa or ayaw mo namang saktan yung bumalik kasi mahal mo na yung isa. Parang nakakalungkot lang na wala talagang pwedeng hindi masaktan sa sitwasyon. And then yung cycle ng searching for love, paikot-ikot na lang, di ba? Nagtatanungan na lang kayo. Oh, talagang love is so complicated. Pero one thing for sure is that on March 21, we will all hear your beautiful renditions and beautiful songs. So once again, can you invite everyone na abangan na ang inyong finals night? Yes, Sunday's Best, March 21, Himig 11th edition. Sana po manood kayo, sana po supportahan niyo po ang mga magagandang naisulat ng ating mga songwriters. Yes. Jaire. Sana po supportahan nyo kami sa March 21 sa Himig 11th edition. Boy, yung music videos po ng lahat ng mga kanta sa Himig 11th ay available na po sa YouTube channel ng Star Music. Pati din po yung aming mga in-studio performances nandun na rin. And you can also stream the Himig 11th edition songs sa Spotify po. Nandun na po yan lahat. At sa lahat ng mga digital music streaming platforms worldwide. So please, supportahan nyo po and also vote nyo po yung mga music videos namin sa mix. Ayun, marami. Yes, and of course, Dan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aming mga songwriters sa panonood ng Himig Handog, saka sa pagsusubaybay din. Yes, let's continue to honor, support, and celebrate original Pinoy music, hindi ba? Thank you so much, Juris, at Sunta. Thank you. Thank you din po. Thank you. Thank you po. Ngayon pa lang panalo na kayong lahat because you are championing yung ating sariling musika, hindi ba? At ang ating mga Filipino composers. Thank you so much! At tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan sa pagbabalik ng I Feel You at tuloy din ang inyong chance na manalo ng special ayuda sa aming Fill in the Blank. Sa mga songwriters natin, kung wala rin sila, wala akong mga kantang na ilalabas and I won't be able to share my in singing. Five days to go. Dadalhin namin kayo sa Dubai habang safe na safe kayo sa inyong bahay. Ba't tumayo pa ako kayo? Kinain ng puwet ko yung panty ko. Love or money, ngayong March 12 na. Tara! Takas tayo!
kasama si Angel. Bakit mayaman ka ba? Oo, sa utang. I want you, you want me, and you want to visit Dubai with me. Ba't tumayo pa ako kayo? Kinain ng puwet ko yung panty. Sabay-sabay tayong kiligin kay Leon. Kapag nakuha mo na ako, ilong-ilong lang ako. Sabay-sabay tayong manood ng Love or Money sa March 12. Maraming salamat po sa lahat ng sumama sa ating masayang kwentuhan ngayong unang linggo ng Marso kay Ms. Donna, ang author of Overseas Fabulous Pinay, sa mga kapamilya nating sina JC Ruby at Francie Buenafe of Why Disinfecting Lotion, kay Vivory, kay Lee at CJ Navato from Your Face Sounds Familiar, at syempre, kina Juris, Agsunta, Dan, and KZ from Himig 11th Edition. Patunay kayo na hanggat ibinibigay mo ang lahat sa kung ano man ang ginagawa mo, walang masasayang na pagkakataon. And for my takeaway this episode, always give it your all. Ika nga nila, go big or go home. Ano man ang opportunity na ating makita sa trabaho, sa buhay, sa pag-ibig, at sa ating mga pangarap, let us always give it our best shot. Itodo natin hanggat kaya dahil hindi natin alam kung mabibigyan pa tayo muli ng next time. Timing is everything, pero kapag may perfect opportunity na, wala namang mawawala kung ibibigay na natin ang lahat ng ating makakaya. Mabigo ka man, wala ka namang pagsisisihan. At bonus pa kung magtagumpay ka rin tulad na lang ng ating mga bisita. So let us not be afraid of trying new things, of always chasing opportunities, and of always being hungry for more. Dahil naniniwala akong anuman ang kagustuhan mo, basta't pinagsisikapan at pinagtatrabahuhan mo, ibabalik yan ng universe sa'yo in one way or another. Walang sayang basta pinaghihirapan. At nawa hindi rin nasayang ang inyong oras sa pagsama sa amin ngayong araw, at sana'y nabusog namin kayo muli ng inspirasyon at pag-asa mula sa kwento ng ating mga bisita. Kaya naman join us again next week dito sa programang Damang-dama ang Feels ng mga Pinoy sa Amampanig ng Mundo. Muli, ito po ang I Feel You.